mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang araw, probinsya ng Aklan. Magandang araw, Kalibo. Ito ang Kalibog Cable News. Narito ang nangungunang balita sa araw na ito. Green Sea Turtle nasagip sa baybayin ng Nabas. Alamin sa ulat ni Rajoy Briones. Nasagip ang isang green sea turtle sa baybayin ng Barangay Alimbo, Baybay, Nabas. Ang naturang sea turtle ay mayroong inconel tag na mula sa South Pacific. Ayon sa mga residenteng nakakita sa naturang lugar, aksidente itong nahuli sa fish netting pero agad itong pinakawalan at ibinalik sa dagat para sa kaligtasan nito. Ang green sea turtle ay napadpad ng mahigit 7,794 kilometers mula sa bansa ng South Pacific Region. Napabilang din ang naturang turtle sa mga malalaking uri ng turtle na matatagpuan sa mga karagatan. Arechi Briones, Kalibog Cable News. Kauna-unahang saog baroto contest sa bayan ng Balete, isinagawa. May detalye si Nika Bautista. Matagumpay na naisagawa ang kauna-unahang saog baroto contest sa Hall o River, Barangay Calizo, Balete. Bukod sa nagbigay ito ng libangan sa mga mangingisda at mga residente, layunin din ito na maghatid ng kamalayan ukol sa mga katubigan ng nasabing bayan upang mapanatili itong malinis dahil isa ito sa pangunahing pinagkukunan ng hanap buhay ng mga residente. Naglalayon din ito na ma-promote ang cultural tourism sa nasabing bayan. Unang-una kararo pag promote natin it cultural tourism. So, hanungod imaw sa culture dahil dati pa iya sa Barangay Calizo o ato mga pumuguyo o pagpangisda, no? Kay sandara, kay sandilog sa nagaproduce, it ato niya pagkaon. Kaya sa sandilog ba sa ginapreserbar, it ato niya banwa. Meron mga ato niya mga fisher folk, kay hindi sandaman maaiwanan, no? So, yung pamaagi sa pagpromote, it ato niya tourism, kay ni ato niya raya ng saog pa rito. Sa dulog pa kara, kay rupag, preserbar man sa ato niya suba. No, kung hindi niya niro atong environmental awareness doon, sambilog rin sa pag-mintinar niya dapat ay malimpyor atong niya suba. Ang nasabing patimpalak ay isang karera sa tubig na may dalawang kategorya na bangkang disagwan at bangkang dimotor. Sa karera ng bangkang disagwan, umuwing kampiyon si Gaga Salvio, second place naman si Elpidio Francisco, habang third place naman si Gerson Abino. Samantala sa kategoryang bangkang dimotor naman ay nanalong kampiyon si Gianmark Sukgang, second place naman si Nonito Sabuco, habang third place naman si Abimer Kives. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng kapistahan ng Balete. Nika Bautista, Kalibog Cable News. National Council on Disability Affairs, nagandog ng desktop computer sa bayan ng Makato. Alamin sa ulat ni Jelene Rosales. Naghandog ng isang desktop computer sa bayan ng Makato ang National Council on Disability Affairs. Ito ay nagsisilbing parangal sa mga LGU sa Region 6 na may Person with Disability Affairs Office. Ang nasabing desktop computer ay inilaan para sa pag-encode at pag-upload ng data ng person with disability na inisyo gamit ang disability card sa DOH Philippine Registry for Persons with Disabilities. Nagpasalamat naman ang lokal na pamahalaan ng Makato sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office sa ibinigay na donasyon ng National Council on Disability Affairs at kay Mr. Randy Anthony Ribaldo, Provincial PDAO Head na nag-organisa ng nasabing parangal. Samantala, ang Municipal Social Welfare and Development Office ay nagsagawa ng pangalawang pre-evaluation sa Barangay Kayangwan sa Bayan ng Makato, nito ika-24 ngayong taon. Ito ay para sa paghahanda sa nalalapit na accreditation ng Child Development Centers at Child Development Workers. Nagpasalamat naman ang MSWDO sa tulong ng barangay official na naturang lugar upang maging matagumpay ang nasabing aktibidad. Jelena Rosales, Kalibog Cable News. Lokal na pamahalaan ng Malay at mga kapulisan, makikipagtulungan para sa ligtas na full face-to-face classes. May detalye si Rajoy Briones.
Magsasanay puwersa ang lokal na pamahalaan at ang Malay Municipal Police Station para sa mas ligtas at mapayapa ang pagbabalik eskwela sa estado ng full face-to-face classes ngayong buwan ng Nobyembre. Ang naturang hakbang ay kasunod ng kautusan ni Malay Mayor Frolibar Bautista na nangangailangan ng presensya ng mga kapulisan sa mga paaralan upang matiyak ang seguridad ng mga mag-aaral lalo na't pinapayagan na ang full face-to-face classes. Nagsagawa ng pagpupulong ang Malay PNP nitong 24 ng Oktubre na pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Don Dexty De Chos kasama ang mga principal ng Manok-Manok National High School, Yapak Elementary School at Lamberto Tirol National High School sa Malay PNP Headquarters. Samantala, iniatas din ito sa Malay PNP Women and Children Protection Desk ang pagmomonitor sa mga menor de edad na sangkot sa mga krimen. Eritre Briones, Kalibo Cable News. Rotary Club of Metro Kalibo nagsagawa ng Project Financial Literacy and Entrepreneurship for Women. Alamin sa ulat ni Jelene Rosales. Nagsagawa ng Project Financial Literacy and Entrepreneurship for Women ang Rotary of Metro Kalibo sa Bayan ng Tangalan para sa mga babaeng negosyante ng naturang lugar. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng Areas of Focus on Community Economic Development, gayon din sa Women Empowerment. Sa programa, tinalakay ni Ms. Judy Ann Badiola ang business model canvas at nagbigay ng mga ideya bago pumasok ang isang tao sa isang negosyo. Ibinahagi naman ni Mr. Rodin Panganiban, Senior Business Counselor 1, ang kanyang mga ideya patungkol sa gastos, pagpepresyo ng produkto at iba pang epektibong pamamahala sa isang negosyo. Samantala, ang Aklan PNP ay nagsagawa ng pagbibigay ng impormasyon tungkol sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children. Ibinahagi dito ang karapatan ng kababaihan at mga bata na kung saan binibigyan nila ng proteksyon ang mga mamamayan. Ang naturang programa ay sa pakikipagtulungan ng Department of Trade and Industry Aklan, LGU Tangalan, MSWDO at Tangalan Municipal Police Station. Layunin ng aktibidad na bigyan ng kakayahan ng mga babae negosyante ng Tangalan sa pamamagitan ng financial literacy at entrepreneurship upang mabigyan sila kung paano maging mabisang entrepreneur sa sarili nilang negosyo o asosasyon. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. LGU Tangalan nagsagawa ng Tobacco Control and Training ukol sa Smoke-Free Ordinance. May detalye si Nika Bautista. Nagsagawa ng 3 na tobacco control at enforcement training ukol sa Comprehensive Smoke-Free Ordinance ang local government unit ng Tangalan nitong October 19 hanggang 21, 2022. Katuwang ng LGU Tangalan sa nasabing aktibidad ang Provincial Health Office, Dr. Rafael S. Tumbukon Memorial Hospital Smoking Cessation Clinic at Smoke-Free Aklan. Layunin itong bigyan ng kapasidad ang barangay at mga anti-smoking task force sa pagpapatupad ng mga probisyon ukol sa Municipal Comprehensive Smoke-Free Policy. Ang nasabing anti-smoking task force na pinangungunahan ni Municipal Mayor Gary Fuentes ay handang magbigay ng impormasyon tungkol sa anti-smoking ordinance sa mga barangay, eskwelahan, mga organisasyon at stakeholders bago mag-umpisa ang full implementation ng nasabing ordinansa. Isang praktikum, feedbacking at enforcement roleplay ang ginawa din sa pagtatapos ng pagsasanay upang masuri ang mga natutunan ng mga kalahok. Nilahukan ito ng lahat ng miyembro ng Anti-Smoking Task Force, Kagawad on Health, mga barangay captain na may 2 barangay tanod mula sa 15 barangay. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Anti-drugs advocacy lecture sa Bayan ng Malay isinagawa ng PIDEA Aklan Provincial Office. Alamin sa ulat ni Rajoy Briones. Nagsigawa ng Anti-Drug Advocacy Lectures sa Barangay Katiklan Malay ang mga miyembro ng Philippine Drug Enforcement Agency or PIDEA Aklan Provincial Office nitong 24 ng Oktubre. Nakibahagi sa naturang lecture ang mga miyembro ng Barangay Anti-Drug Abuse Council at Barangay Peace and Auxiliary Team ng Barangay Katiklan na isinagawa sa Cabaret Court sa Barangay Katiklan Malay. Tinalakay sa naturang lecture ang tungkol sa national drug situation, history ng Barangay Drug Clearing Program, drug identification at provision ng RA 9165.
Layunin ng naturang aktibidad na mapanatili ng Barangay Katiklan Malay ang pagiging drug-cleared status. Ero Chibriones, Kalibo Cable News. Mayad-ayad nga balita, mga aklanon. Kasayod ka ba? Rupila ka transaksyon ipagbinagayran sa gobyerno probinsyal hay makaron online yon. Pinaagi sa atong Provincial Treasurer's Office at sa pakikipagbuligan sa Aklan Provincial ICT Office na human ro Aklan Online Payment System. Sa rundayang Aklan Online Payment System, pwede gun kita nga magbayad in atong real property tax at iba pa nga mga binayaran sa atong gobyerno probinsyal via online. As early as last year, we've already implemented the Enhanced Tax Revenue and Collection System upgrade. We are now offering online payment. Online payment for the general collection, for the real property. Dugang kara, bukun lang it real property tax ro pwedeng bayaran online. Hintinguha man it inyong gobyerno probinsyal nga pati sa iba pang mga transaksyon hay pwede gon nga online do pagbayad. Pinaagi sa payment order. Kapareho it ma production ag ma processing sa Aklan ICT Office. Professional tax. Tax on delivery trucks and vans. Tax on printing and publication. Amusement tax. Ag franchise tax sa Provincial Treasurer's Office. Agrong pagproseso it bidding documents sa Bids and Awards Committee. Rundayang mga inubasyon hay nagapamatuod nga ro atong Gobernador Jose Enrique Miraflores hay sincero sa anang handom nga maabot gidro digital Aklan. Rumas manami, mas pinadali ag mas pinagapit nga proseso sa gobyerno probinsyal para gid sa pumuguyong Aklanon. Digital Aklan will be here in the years to come. Para sa dugang nga mga kasayuran, magtawag sa atong Provincial Treasurer's Office sa 036-268-3056 o mag-email sa ptoaklan.onlineassessment@gmail.com. Na ang bago nyong makakasama sa galaan. Kalibo Cable Television Network proudly presents to you Henyo Carl Pintero on Mission Warangta. Samahan ang inyong Kuya Carl sa pagpapatuloy ng paghahanap ng affordable, irreplaceable, and travel-lovable na mga lugar sa loob at labas ng probinsya ng Aklan na dapat mong mapuntahan. Catch Henyo Carl Pintero on Mission Warangta Thursdays, 3 p.m. on Kalibo Cable Television Network. See the difference. PHO Aklan nakibahagi sa Bayang Malusog, Provincial Leaders for Universal Healthcare Acceleration Program. May detalye si Era Joy Briones. Nakibahagi ang mga miyembro ng Aklan Provincial Health Office sa Bayang Malusog Provincial Leaders for Universal Healthcare Acceleration Program ng Zulig Family Foundation na isinagawa sa Ilocos Norte nitong 25 hanggang 27 ng Oktubre. Dumalo sa naturang aktividad sina DOH Regional Director Dr. Adriano Subaan, PHO 2 Dr. Leslie Ann Luce Cedillo, PHO Planning Officer J. Lawrence Junicio, Provincial DOH Officer Dr. Fenan Utahay, DMHO 3 Shen Mary Patricio Quimpo, at Association of Municipal Health Officers of the Philippines Aklan President Dr. Daystar Cedillo. Samantala, nakibahagi rin sa naturang programa ang mga representante galing sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Habang aasahan naman ang pagdalo ng mga governor sa nasabing mga lugar sa ikatlong araw, 27 ng Oktubre sa naturang programa. Layunin ng Bayang Malusog Provincial Leaders for Universal Healthcare Acceleration Program na i-enhance ang leadership skills at technical capacities ng mga provincial health teams at mga gobernador sa pag-implement ng universal healthcare sa kanilang lugar. Era Chibriones, Kalibo Cable News.
Pumunta ka ba ng sementeryo? Paano ang bahay mo? Nagawa mo na ba ang mga ito? Patayin at alisin sa sapsakan ang mga appliances na hindi ginagamit at kung aalis ng bahay. Ilagay ang kandila sa lalagyan na hindi masusunog at patayin ito kung aalis ng bahay. Siguraduhin knock-off ang main switch bago umalis ng bahay para maiwasan na maging sanhi ng sunog. Siguraduhin wala ng apoy ang makalan at naisara ang regulator ng LPG tank bago umalis ng bahay. Gunitain ang mahal sa buhay, pero huwag pabayaan ang pamamahay. Mayang adlaw sa aton mga tagpalamati ang niaton latest weather updates ining adlaw October 26, 2022. As of 3 AM kina sang aga, low pressure area nga aton ginamonitor akit na sa kalayon 1,010 kilometers east sang Eastern Visayas. Samtang shear line naman or kiskisan sang cold surge sa hangin nga dala sang ini nga LPA nga muning magadala sa mga pagulan-ulan sa may Southern Luzon. Diri naman sa Western Visayas, magalom nga kalangitan ang aton maeksperyensyahan nga may posibilidad sa mga scattered nga pagulan, pangilat, kag panaguod, tugas ang traps sining LPA. Kada sigon sang hangin nga nag-epekto sa Western Visayas, mahina, tubtubaganhagan, halin amihan na sidlangan nga muning magadala sang makanay tubtub kasarangan nga mga balod sa aton kalagatan. Forecast temperature naton generally 25 to 31 degrees Celsius. Aton adlaw magtunod 527 karon sa hapon kag magbutlak na siya 5:40 buwas aga. Kag amo ning aton latest weather update para sa mga dugang nga maimpormasyon, bisita lang aton official website at www.bagong.pagasa.dost.gov.ph pati na aton mga official social media accounts halin diri sa Iloilo Doctor Radio Station. Pagasa Bisaya sa DOST, ako si John Hermo Baron. Madam ugid nga salamat. At iyan ang mga nakalap na balita ngayong araw. Ako po si Rantina Cusbag. Ito ang Kalibok Cable News. Magandang araw!